Okay, we're live again. Topic natin, kasama natin ang isang general surgeon. Mabait, babae, dati na namin kaibigan, si Dr. Raina Garcia. Maraming may gallbladder stones or gallstones sa kababayan natin. Lagi ko nababasa. Ano ba ang cause nito? Siyempre, surgeon, inooperahan. Pero bakit ba nagkaka-gallstones sa mga kababayan natin? Okay, so magandang tanghali po sa inyong lahat. So, paano ba nagkaka-gallstone ang isang tao? So, base yan sa diet. Okay, lagi sa intake po, Doc Willie, sa pagkain ng maalat, matatabang pagkain, at syempre, ang pinakamasamang biso, ang pag-inom po ng alak. So, yun pati alak din, connected din. Opo, yun po yung two major cause of gallbladder stone, alcohol and fatty foods po. Eh bagay yun eh, 'di ba? Yung pulutan mo, fatty food, 'di ba? Yes po, kaya o chicharon bulaklak o anong mamantika, lechon kawali with beer, with hard drinks. Kaya pala maraming may gallbladder stone. Yes, kaya karamihan ng mga lalaki. Okay? O sige, sabihin na natin, kasama natin mga babae na mahilig uminom, na may pulutan, ang sinabi niyo po, lechon kawali, mga pork chop, yun po sila yung kadalasan nagkakaroon ng gallbladder stone. Ah, okay. Tapos yung maalat din kumain. Yes po. Meron bang more age group? Di ba, mga 40s ba to? O merong bata na? Ano ba yung mga ano? May mga pasyente na po ako nakita na as early as 20 years old dahil nga po sa hindi nila magandang diet, okay? Nagkakaroon na po talaga ng gallstone. Pero may mga rare cases na mas bata, okay? Pero iba naman pong cause yun. And it's very rare naman po. Ano mga edad usually yung may gallbladder stone? Meron ng 20s, 30s? Opo, meron. 20s, 30s, 40s. Dapat ba overweight sila o hindi rin? Hindi din po eh. Hindi naman lahat ng patient na overweight may gallbladder stone. Okay, hindi siya nag-equate. Pero kadalasan lang po talaga ang may mga gallbladder stone is yung mga overweight patient. Laging-lagi kasi talaga yung sa diet po eh. Yun ang importante. Ano yung typical symptoms na gallbladder stone na hindi lang to ulcer, hindi lang to kabag sa tiyan? Ano yung typical na tingin mo ito ng gallbladder stone? Okay, so yung mga patient nagko-complain po sila ng parang bloatedness o mahangin ang tiyan. Sumasakit po yung tiyan pagkatapos po kumain or yung sakit ng tiyan na ginigising sila. Well, mas nakikita ko sinasabi ng mga pasyente patapos nilang kumain ng matataba or oily food, dun sumasakit po yung tiyan nila. So, we're thinking more of gallbladder stone po. Doc Lisa, kasama ka dito, Doc Lisa. Kunin mo yung gallbladder. Kalimutan ko pakita. Anyway, bago natin pakita yung operation, mamaya pa naman yan. Marami sa kababayan natin, syempre, may senyales na. Next is ultrasound lang, di ba? Yes po, yun po yung pinaka... Sure na sure ba sa ultrasound, kita na yung gall... Misa sasabihin nila gallbladder polyp or stone. Ano yung polyp or stone? Di ba misang polyp sinasabi? Okay, yung minsan kasi, ang difference kasi ng polyp, yung tinatawag na, in layman's, yung kuntil. Okay, kuntil sa gallbladder. Okay, minsan kasi... Ang ultrasound, nakikita nila polyp or gallstone, pero parehas pa rin po sila ng simptomas. Oh. Parehas pa rin yung nararamdaman po ng pasyente, yung kinocomplain po nila. Okay. So, meron bang, I'm sure nababasa mo rin, di ba, maraming mga halo-halo na cleansing na nagpapaviral yung, like dati nabubuhay mami ko, meron siyang kinain na apple cider, na... Oil na may Epsom salt. Ano ko anong pinaghalo-halo na? Ano ba experience mo sa ganito? Based po talaga sa experience ko, okay? Yung marami kasi talaga lumalabas po ngayon na supplemental na pwedeng inumin daw na makaka-cleanse. Okay, pero based po, evidence-based, based po sa studies, operation pa rin po talaga yung nakakapagbigay ng lunas sa sintomas o sakit na binibigay ng gallbladder stone. Ako kasi, ayaw ko naman sila kontrahin. Wala naman problema. Siyempre, buhay nyo yan. Gusto nyo i-try, pwede nyo naman i-try. Tinignan ko na kasi pag-aaral eh. Usually, pag tinry nila, yung iba lang parang medyo humihila bata yung gallbladder eh. Kaya minsan yung iba lumalala. O yung iba baka maipit sa duct, diba? Sa cystic duct. Or yung iba, yun na nga, dahil nga lalong sasakit. So, pwede nyo i-try kung gusto nyo.
Pero usually, papa-ultrasound nyo ulit. Tingnan nyo kung nawala o hindi. O, pero pag hindi naman nawala, eh, doon pa rin ang bagsak. So, kailan siya inooperahan? Isang sakit lang o dapat dalawa, tatlong sakit ng tiyan? Okay. So, sa base po sa practice ko, pag ang patient nagkakaroon na talaga siyang sintomas na paulit-ulit, okay, yung sakit nung tiyan, ina-advise ko na talaga siyang maoperahan agad. Hindi na ako usually nag-iintay ng isa o maulit pa yung sakit. Okay, pero sinasabi ko sa kanila, this is not emergency, hindi agad-agad, pero urgent. Kasi ang ayaw po natin, is yung katulad nga po na sabi nyo kanina, yung bato bumadra sa duct. Yun yung mas nagiging problemado, is mas nagiging complicated po yung symptoms ng pasyente. Yan, mabuti may model tayo. At ito yung ano pala natin. Ito yung ito po. So, ito po yung gallbladder po natin. Okay? So, ito yung bituka. So, yung bato po, may mga ducts tayo dyan, okay? Na pwede pong maipit o pag yung bato, pwedeng mahulog, malaglag. Pag pumara po siya dyan sa mga ducts na yan na nakikita nyo, okay, common bile duct, stick duct, anong nangyayari po yung pasyente naninilaw, naglalagnat, okay, nag-iiba yung kulay ng ihi, nagiging parang cook, ang tinatawag namin, or tsaa, tapos yung dumi nila, nagiging kulay abo. Pag nagbara saan? Dito po, sa mga ducts na tinatawag natin, dito po. Yan. May nagko-comment ang gallbladder stone daw niya, 2.7 cm. Ano yung sukat ng bato na nagbabara? Actually, as 1 cm, pwede na po talaga dyan magbara. 1 cm, pwede na magbara. Opo, pwede na po magbara dyan. 2 cm, pwede magbara. Lalong mas pwedeng magbara. And yun yung, ayaw natin siyang takutin 2.7, pero mas maganda po is maoperahan po para hindi na po magbara yung bato. Meron bang size na okay, itong size maliit, mawawala? Itong size sobra laki, hindi na mawawala. Ano, meron bang connection sa size? Actually, wala po talaga siyang connection sa size, no? Ang ayaw kasi natin is kasi nga po, sa laki po netong gallstone natin, okay? Pwedeng malaki. Pwede talaga siyang malaki, pwedeng maliit. And mas lalo, kung maliit po yung stones, tatalon-talon yung stones dyan, okay? Yun yung minsan nagkakaroon ng pain. Kapag gumagalaw o nagtatumbling yung tawag namin, tatumbling yung stone sa loob ng gallbladder. So, any size can cause pain, kahit pa yun 0.2, 0.8, 0.7, or kahit 2.5, it can cause pain and pwede pa rin po siyang bumara. Sinasabi din kung marami, di ba? Opo, meron talaga tayong mga pasyente na multiple ang nakalagay, multiple stones. Okay, ayaw din natin na ganun kasi... Ganun pa rin po yung management niya, mauoperahan pa rin po yung pasyente. Bago mapagod yung model natin sa likod. Let's say, dalawang option yung operation, di ba? Opo. Let's say, sabi mo, paulit-ulit yung sakit, pag nilagnat, nanilaw, syempre kailangan na yan. So, let's say, merong, ano kayong dalawa, open colle and lap colle? Okay, yes. May tinatawag po tayong open cholecystectomy and laparoscopic cholecystectomy. O yung tinatawag nilang laser. Okay, laser daw po yung tawag nila doon. So, kapag po... Yung open muna tayo. Kapag open, kung ito po yung tiyan, okay, ng pasyente, okay, usually kung gano'ng kalaki yung kamay ng surgeon, ganun kalaki po yung hiwa. Okay, nasa may right side. Okay, malapit sa rib, sa baba. Dito po. Okay? Okay na, Lisa. Thank you. Kapag naman po... So, yung hiwa ng open colle, yung open colle, mas mura. Mas mura. May nagtatanong ng ano eh. Oh, mas mura siya. Oh, ito, pros and cons. Open colle, may hiwa. Gano'ng kalaki? Usually, kung gano'ng kalaki po yung kamay ng surgeon, gano'ng kalaki yung hiwa. So, ano connection ng kamay ng surgeon? Kasi po, ipapasok natin yung kamay, okay, para ibaba yung liver, para mas magkaroon tayo ng access sa gallbladder. Okay, so usually lang, yun naman po yung basis lang ng surgeon. So, kung ganito po kalit yung kamay ng surgeon nyo, ganito po kalaki yung hiwa. Okay? So, pipili kayo ng surgeon na babae o lalaki, maliit ang kamay. Si doktora, maliit ang kamay. Paano kung mataba yung surgeon? Mas malaki. Pero ngayon po kasi ang gold standard na Doc Willie is laparoscopic cholecystectomy. So, wala na connection sa kamay pag... Laparoscopic. So, dinudukot siya? O, parang binababa lang yung liver para mas magkaroon tayo na access. Model dito, kaya ba natin? So, paano ginagawa mo? Ayan. So, let's say, hiniwa mo siya. Okay, so hihiwain po natin siya dito, around this area. Saan ang hiwa mo? Around this area po.
Okay, dito. Hindi ba nakakatakot mo? Iniwa? Parang, pag iniwa mo ba siya, ano, wala bang tatamaan? Wala naman pong tatamaan sa... Naka-anesthesia. Oo, oh, naka-anesthesia. Sa expert surgeon naman po, okay? Marami na po kaming na-operahan na ganyan. So, around this area po ang hiwa, tas usually binababa lang tong liver. Okay, para... Binababa ang liver? Opo, para lang po ma-access itong gallbladder. Ito, ang liit niya ng gallbladder natin dito. Okay? Bakit siya kailangan ibaba para ma-access? Dahil nakatago siya sa taas? Opo. Para lang po magkaroon tayo ng mas maraming space lang po. So, pagbaba, hahawakan yung gallbladder? Dinudukot? Opo, hinahawakan po natin yung gallbladder using instruments. Hindi lang po kamay, instrument naman po ang ginagamit natin. Oo, tapos? Tapos po... Anong ginagamit po? Anong forceps tawag doon? Pwede pong alis, pwede pong babkak, pwede pong Kelly forceps para po mahawakan yung gallbladder. And then, we will dissect it. Okay, kasi po yung gallbladder natin, nakadikit po yan sa liver. Okay, liver. Hindi pakitanggal si liver. Tingnan natin paano siya mag-dissect. Ako nanonood lang, nakikinig na, nakabahan na ako. Usually, ano ba, maganda hindi natin alam. Pero actually, maganda rin malaman na isa dati, first year resident lang si Ina eh. Tapos ngayon eh, yan, si gallbladder. Ayan. Bakitan natin. Ayan. So, si kumakita yan. Ito po yung liver natin. Kapag, binaba mo oh, yan. Kasi ito po yan eh. Ito po yung gallbladder natin. Yan. Nasa ibaba po kasi siya ng liver. So, ito pong gallbladder na to is kailangan siyang matanggal sa tinatawag nating liver bed. Nakadikit siya sa liver? Opo, nakadikit. Ano yung dikit sa kanya? Ah, parang, ano ba yung tissue? Ano ba yung fiber? More of like, kumbaga, in layman's, more of subcutaneous lang po. Mababaw lang naman po yung dikit. Ang dikit? Opo, mababaw lang. So, parang ginaganon mo lang nung instruments mo? Opo. Hinihiwalay lang? Dinadisek lang po, tinihiwalay ng dahan-dahan. Hanggang humiwalay siya? Opo. Pagkahiwalay niya, marami siyang bato sa loob, anong gagawin mo na? Actually po, kailangan po natin i-make sure na walang nahulog na bato, lalo na kung maliliit yan, mga 0.7, 0.5, kailangan i-assure din natin yung duct. Kinakapa po namin yan. Make sure na walang nahulog na bato. Na walang bato rin sa duct? Opo. Kinakapa po. So, paano siya pinuputol? Ano bang ginagawa? Usually po, yung gallbladder natin, kung eto po yung duct, gamit po ang isang instrument, minimilk po sa pataas to make sure na wala pong bato. Okay, then nilalagay po o tinatalian po siya ng suture. Ah, tinatanggal niyo muna yung pinaka ano dito, bato. Opo. Bago mo siya i-close. Itali or i-close, ilagay. Para make sure na walang naiwan po na bato. Kasi merong matitira konti na cystic duct. Opo. Kailangan mo itira For future, actually basta lang naman po, ang goal lang naman natin is matanggal po yung gallbladder. Okay. So, ganun lang, then co-close mo na yung... Sa laparoscopic colon na mas mahal, pero mabilis yung operation, one day lang ata, makalabas na Opo. Sila. Parang mas safe ba yon or ano? Actually, when it comes naman po talaga sa safety, both surgeries are safe. Ang pinaka-advantage lang po ng laparoscopic cholecystectomy is dahil sa liit ng mga butas or hiwa niya sa skin. Saan naman ang butas nung lap? Okay, ang butas niya po is unang-una, syempre ginagamit natin yung natural orifice ng o sa pusod. Sa pusod yung may una. Pusod. Actually, hindi kita. Hindi nakita eh. Sa may banda rito, bandang pusod. Okay, may bandang pusod po sa baba po ng sa may sikmura. Sa may chan, opo, may isang butas dyan. May isang butas po dito sa side na to, sa may liver. And kung pag four parts po siya, meron din sa baba. Okay, so bali maliliit lang siya. Actually, ang kayang, mga ganito lang po maliit yung mga instrument na pinapasok. Maliit lang siya. Ang kinagandahan po noon, dahil kahit marami yung butas. Opo, kahit apat na butas na maliliit, hindi na siyadong mababa yung pain na mararamdaman ng pasyente. Okay, so parang mas mabilis po yung recovery period po nila. Tapos by computer yon nakikita nyo lang, may ilaw yon. Opo, meron nagpapasok po ng camera sa loob at ng mga instruments para po ma-dissect po yung gallbladder. Hinahawakan mo yung apat na instrument? Well, usually may assist po tayo na surgeon and nurses. May mga kasama po tayong mag-opera. So, hawak mo yung, ano ba yun, probe? Opo, may dalawa po tayong hawak na laparoscopic instrument. Nanonood
yung TV monitor. Opo, nakatingin tayo sa monitor, may isa pong nagka-camera and may isa pong nagre-retract. Mahirap gawin? Ano sa iyo? Guti naman po, maganda po ang training dito natin sa Pilipinas ng surgery, no? Lahat po ng mga residents natin nabibigyan ng pagkakataon na makapag-training ng laparoscopic surgery po. Okay. Ang problema, mahal yung machine. Yun po yung minsan kinocomplain ng mga ibang nating pasyente na kapag po laparoscopic, okay, medyo may kamahalan po. Pero ngayon may mga ospital na po na nagbibigay ng mga packages. Okay, pero kung talaga pong i-compare open versus laparoscopic, mas mura po talaga yung open cholecystectomy. Kasi yung laparoscopic, may tinatawag tayong laparoscopic tower. Yun yung talagang minabayaran minsan sa operasyon. Yung pinakamakina. Opo, yung tower po talaga. Yung may screen, saka yung mga laparoscopic instruments po. Pag nag-train ka sa government hospital, may libre ba doon? Huwag na natin banggitin kung saan. Meron ba doon libre doon sa pinag-trainan mo? Mas mababa po siya compared sa... Ang lab call. Lab call eh. Mas mababa po siya compared sa private hospital po. Pero may binabayaran pa rin pong maliit na halaga ang pasyente. Meron pa rin. Opo. Pero sabi mo, pag super hirap, yung iba gusto open na lang. Opo, kadalasan po, mas pinipili ng pasyente dahil sa budget, okay, medyo walang mailalabas na pera, mas pinipili po nila yung open cholecystectomy. Okay, pero pag sa government, minsan matagal ba pila? Ganun ba yan? Yun po yung malungkot na realidad ngayon sa government hospital po, no? Mahaba po talaga yung pila for the operations. Gano'ng kahaba? 1 year, 1 month? 10 years? Depende kung dok, kung saan po kayo pipilang hospital. Kuwari, yung malalaki talaga na government hospital, minsan ang pila ng operasyon, half a year. Minsan, 1 year. Pero po naman dun sa mga, kuwari, dun sa pinanggalingan kong hospital dati, mga 1 to 2 months po yung waiting, lalo na kung laparoscopic surgery yung gugustuhin ng pasyente. Okay lang yung 1 to 2 months. Opo, not bad naman po. Pag naoperahan na sila sa gallbladder stone, natanggal na yung gallbladder, ano bang may pro, may con, anong pag-iingat? Okay, ang ina-advise po namin sa mga pasyente namin matapos po silang matanggalan ng gallbladder is huwag po nang kumain ng mga fatty and oily food. Kasi yung gallbladder, siya po yung storage or taguan ng papaitan. So kung wala ng storage, pag kumain ka agad ng fatty or oily food, madadigest po agad siya ng siya natin, dudumi agad ng dudumi. So, parang ang tendency pagkakain mo, madudumi na agad po yung pasyente. So, yun yung ina-advise namin sa kanila. Kasi napakaganda ng katawan natin, Doc Willie, na nakakapag-adjust naman po siya nang wala yung gallbladder. Kailangan lang natin siyang bigyan ng panahon na maka-adjust na wala tayong gallbladder. Paano siya mag-a-adjust? Hindi ba parang wala ka ng panunaw ng taba? Meron pa rin po. Kumbaga, sa pancreas? Ano pa rin naman po, liver naman po yung gumagawa. Oh. Nun, eh. Storage lang talaga yung gallbladder. So, mag-a-adjust siya sa pagkain mo ng taba? Opo. So, after a month, usually, bumabalik na ulit na kaya na ulit ng katawan na mag-digest kahit kumain ka ng fatty or oily food. Hindi na automatic na diretso digest po agad at madudumi yung pasyente. Bakit maraming pag naoperahan na sa gallbladder, tumataba sila? Walang connection? Wala naman pong connection na pag naoperahan ka sa gallbladder, tataba po agad. More pa rin talaga yan sa diet ng pasyente. Kasi siguro, wala na silang gallbladder, isipin nila, kaya na ulit ako na matataba. Last question, maraming nagko-comment, nakikita ko rin na operahan na, minsan appendix, gallbladder, laging hiwa sa mattress, laging masakit nun sa hiwang area after several months. Parang common na, ano yun? Actually po, kasi talagang hindi mabilis mag-heal, okay? Parang, gano'ng katagal mag-heal ang parang cesarean o gallbladder, ganyan? Yung skin talaga, yung skin lang po, nakikita kasi natin, nag-heal yan ng mga 7 to 10 days. Yung labas. Yung labas, nakikita po natin, or kaya 2 weeks, nag-heal na po talaga, nakikita natin. Oh. Pero yung pong muscle, okay, yung taba, yung laman na dinaanan sa loob, mga 2 to 3 months po talaga siya para mag-fully healed. Okay, so ina-advise natin yung pasyente na bawal... Bawal muna magbuhat ng mabigat, bawal po muna magtatakbo. Siyempre, yung mga nanay, bawal masiko o
sipa ng baby, yung jogging. Opo, ganun po muna, at least 1 month para fully healed yung sugat po sa loob. Kasi iniisip ng mga tao, eh, healed na yung sugat sa labas, okay na. I'm sure iniisip nila, hinulaan ko lang, bawal magtalik. Hindi naman po bawal po doon, no? Uh-oh. Ang inaano lang talaga natin, sinasabi natin is, ingat lang po doon sa area na naoperahan. Pwedeng bumuka ulit? Ano ba yan? Minsan po kasi, hindi naman po siya, kapag na kasi nasara na yung skin, mababa na yung chance. Pero nakakaramdam pa rin po kasi yung patient ng pain. And yun yung ayaw po natin. Okay. Mm-hmm. Final question. Maraming nagpapadala ng 1 cm, 2 cm, 5 cm. Mm-hmm. Ano yun? Yung pong... Pinapakita nila yung number ng gallbladder stone nila kung... Oh. Wala namang connection. Eh. Wala namang pong connection. Basta pag sumakit ng madalas. Opo, pag sumasakit ng madalas, okay na talaga nakaka-interrupt na po o nakaka-istorbo sa araw-araw na gawain. Kasi ang sakit po talaga ng gallbladder, mapapansin nyo dyan, yung namimilipit sa sakit, okay, na hindi sobrang ka sakit. Sobrang sakit po. Ayaw natin na umabot doon kasi nga nakaka-apekto na po yun sa mga gawain natin. So doon pa lang, kahit gano'n pa yan kaliit, okay, kahit 1 cm, 2 cm, 5 cm, pero nagganoon na po ang sintomas nyo, maganda po is kumonsulta na sa doktor and magpa-schedule po ng operasyon. Okay, thank you very much Dr. Ina Garcia. Lalagay ko dyan yung clinic ni Dr. Ina sa gustong magpa-check up. Salamat po. Thank you po.